Come on! Happy Tuesday, what the one-liners! Sama-sama sa tagumpay. Ulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw. Ano mang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Tuloy lang ang sipag, hey! Sa tuloy di. And one, two, kahit umalo, hey! Tayo sumigaw, maghawak-hawak tayo'y sumayaw. This is our show, this is our time. Kapamilya forever, it's showtime! What's up, Madlang people and Madlang onliners? Woo! Ito na talaga ang pinakamasayang kwento ng Pasko dahil kasama namin kayo sa aming mga puso. Gusto niyo ba yun? Yeah! Madlang onliners, nandito lagi nakikinig sa inyo ang inyong acapella buddy, Anthony Castillo. Happy Tuesday! Happy Tuesday nga naman. Welcome, Kuya Anthony. Share your stories with us dahil dito kami laging humuhugot ng inspirations para patuloy na magatid sa inyo ng tuwa at ligaya sa pang-araw-araw. Chumika na with me, ang inyong singing beshi, Lorraine Galvez. Na may kumikintab na mata. Ako naman, ang inyong bida heartthrob, Wise Estabi. Kaya naman mga kapamilya, kapuso at ka-A to Z, tara nang makipagtawanan plus kulitan dito sa pinakainabangang tambayan tuwing tanghalian. Ito ang Showtime Online U! Makisaya sa amin gamit ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime. Kwentong exciting, and huwag kalimutang mag-subscribe sa aming official social media accounts na at It's Showtime na. Yeah. Uy, namiss ko kayong, lalo si Anthony, ikaw hindi masyado. Hindi, welcome back sa atin, Wise, kasi medyo matagal tayo. Hindi nagkita, kasi si Lorraine nakita ko last week lang. Medyo nananawa si Lorraine, na nga siya. Ah, talaga ba? Si Lorraine lagi nag-iingay dito, no? Oo nga Lorraine. Pero iba yung dating ni Lorraine Galvez ngayon. Mamaya na yung dance step. Mamaya na yun. Bakit? Baka matakot sila. Anong sinasabi ni Lorraine? Hindi natin maitindihan. Basta may dance step. Oo. Ewan ko sa'yo. O, pero kamusta kayo ngayong araw? Kung may tatanungin ako sa inyo, ano ba yung mga exciting na mga ganap na pwede nyo ma-share sa ating mga mat ng onliners? Ay, olo rin ikaw. Olo rin. Aside from the dance step. From the dance step, mamaya. Parang din lang ito naman. So, this year, nakanood ako ng Hamilton the Musical. Ganda-ganda, guys. As in, dati pinipirato ko. Ay, Charisse! Pinirat ko lang yun, mga trailer-trailer, mga ganyan. Tapos naparod ko na siya actual. Ang gagaling nila talaga. One for the books yan, di ba? Kasi alam mo, yung Hamilton is yan sa top, musicals, di ba? Top 10! Sa Broadway. So tapos napanood na ni Lorraine. Talaga, buti pa kayo napanood nyo na ako kasi sabi may libreng ticket, tapos nawala. Pero, hindi afford. Hindi sila nabubulol. Pag ako kinakita, nabubulol ako. Pero ang galing nila. For the rapper. Come on. Kailangan ko rin mapanood yan. Doon sa nawalang ticket, hayaan mo na. May mga bagay talaga na nawawala. At hindi na bumabalik, pero napapalitan ng masigit pa. Gusto ko yun. Speaking of higit pa, syempre, ang Kuya Anthony, daming accomplishments this year. Oo, kumusta naman magbibenta mo ng condo? Okay naman. Alam mo, na-achieve ko na yung quota ko. So, okay na ako. Pwede na ako mag-retire. Hindi, of course, happy tayo na minsan nararamdaman natin napapagod na ang katawan, ang boses, pero gusto natin yung ginagawa natin, di ba? So work lang. How about you, Wise, na galing ng America? Vacation naman? Talaga, pero alam mo, hindi ko alam. Exciting na nangyari sa akin ngayong taon. Hindi ko alam. Let's move parang, on. So yung Chinese... Parang lahat kasi, hindi ko alam, hirap. Hindi feeling ko, ang makasama palagi si Anna. Exciting. Pwede din naman, sige. Pwede, nakakamiss si Anna kagad. Dati siya kasama ngayon. Anna, mag-ingat ka kung nasaan ka man. Yes. At sa ating mga madlang people, ha, na mayroong mga exciting ganap, ako, i-share nyo rin yan sa amin sa comment section. Yes. Mm-hmm. At ito na nga, kahapon ay pinaunlakan tayo ng mga bisitang mga kapuso stars, ang Asia's multimedia star, Alden Richards. Uy! At ang megastar na si Sharon Cuneta, coach ko yan, ako naman. Wow. Nakipaglaro pa sila sa Metro's
Diyos. At for the first time ever, nakasama natin dito sa Soyu. Nakasama nyo! Oo! Alam mo, share ko lang ha. Kasi sumayo kami nung dance craze ng taon ng 2023, ang Mini Miss You with the Pabebe Wave of Alden. Wow. Sabi nga ni Alden, sure ka ba? Oo, sure ako! Sabi yung gano'n sa kanya. Para mahirap ma-pull off yan. Kasi pag Pabebe Wave ni Alden, dapat may dimples. Eh, wala ako. Wala eh. Meron akong dimple nasa dito. Nasa likod. Nasa likod. Nandito lang siya. Pero congrats. Sana ko, happy tayo na nakabisita si Alden dito. Sana nga next time makabisita ulit sila, di ba? Nalito nga ako sa picture niyo. Sino dito si Alden? Nalito nga. Ako nga rin actually. Alam, hindi ko na talaga alam. Ano ba ako, Piolo o Alden? Sige na, mamaya na natin malalaman. Pero sa Medyos naman ay sobrang pasasalamat ng ating madlang hakot na si Ate Jonilyn sa buong Showtime family, dahil maliban sa jackpot prize na napanalunan niya, ay nagkaroon nga siya ng regalo na natanggap mula sa ating mga host na worth 36,000 pesos para makabili siya ng kanyang e-bike. Malaking tulong yun, ha? Oh, alam mo, dami ko nakikita naka e-bike sa kalsada. Oh. Malaking tulong, lalo na pag mag-grocery ka. Oh, true. At saka bawas sa air pollution ng e-bike. Yes, electric. Electric siya. Tama. At nakikita ko rin yung mga lola dyan, super ingat sila sa pag-drive. Minsan naka-helmet pa sila. Ay, very good sila doon. Talaga safe na safe. Pero ito naman, especially for you naman, ay natunaw ang ating mga puso matapos nating mapakinggan ang kwento ng mag-ex na sina Eka at CJ. Ayan, nakahanap naman ng bagong kaibigan si Eka matapos mapili ang isa sa mga searchies, at ito ay si Alfred. Ayan. Napanood natin yan kahapon. Nakakatawa kasi itong si CJ ay support naman siya doon sa pagpili din kay Alfred, kasi madalas na parang binibigyan niya ng green flag din si Alfred, parang ganyan. Tapos ayun nga, si Alfred ang napili nitong si Eka. Oh, di ba? Correct. Alam mo, ano? Gusto sabihin ka, Lorraine? Gusto ko yun naman ang ano. Hindi, kasi alam mo, na-amazed ako sa bagong segment ng Showtime. Yes. Nakita ko, may ganito pala. Minsan, may nakasabay ako kahapon na nanonood sa jeep. Sabi niya, ay, ang ganda pala. Sana sumali pala ako. So, sasabihan ko sana. At sumali ka, nagana sila. Naging tisi ka na bigla. Oh, no? Diba? Tsaka very timely ito, no? Kasi, di ba, syempre, parang itong segment na to, parang binibigyan tayo ng hope. Oh, di ba? Parang hindi natatapos ang lahat sa, isang breakup or... Diba? And magandang platform din siya para mag kung sakali mang meron pang hindi na naaayos na sigalot. Ah, problema yung magjowa, pwede kasi mag reconcile sila. Totoo. Na dalawa. Pero kayong dalawa kung ko, kasi kahapon napag-usapan namin ni Ana, kapag ka first time mong makita yung ex mo, ano yung magiging reaction mo? Ikaw, Lorraine, kung nyari may ex ka, tapos nakita mo siya for the first time after ng breakup niya. Okay. Anong reaction mo? Magti-TikTok ako. Stop! Don't talk to me! Aba, lumabas na nga ang dance step. Yun ang dance step. Oo, mamaya meron pa. Meron pa. Marami baon. Pero seryoso. Pero mag-freeze ako. Stop talaga! Yun talaga. Sorry naman. Pero, kasi yun din ang sagot mo kahapon. Sabi mo, mag-freeze ka. Kasi hindi mo alam anong gagawin mo. Ganun ka din? Oo, feeling ko nga. Mag-TikTok talaga ako. Stop! Don't talk to me. Ikaw, Kuya Anthony. Anong halang yung tanong? Nakalimutan ko. Anong magiging reaction mo pag first time mo makita yung ex mo after ng breakup? Alam mo kasi, yung reaction depende yan sa kung paano kayo naghiwalay. Or kung yung state mo of moving on. Kung nasang state ka na ba, di ba? Kasi meron minsan nakita mo yung ex mo pero galit ka pa sa kanya. Yun, di ba? Or minsan, pwede rin nakita mo yung ex mo pero okay ka na. Masaya ka na sa buhay mo. Di ba? So, depende yun. Ito, another question naman. May halaga pa ba ang opinion ng ex mo sa mga bagay na na ginagawa mo sa life? Ako muna. Para sa akin, wala na. Kasi nga, ex na eh. So, ibig sabihin, the fact na na-move on na kayo, nag-part ways na kayo, dapat wala ka ng say sa buhay ng ex mo. Okay. Diba? Yun ang para sa akin. How about para sa may ex ka na ba? Yun ang tanong. Parang wala pa naman. Ikaw, kusakali lang naman. Feeling ko, sa mga friends ko naman, na mga ganon, depende din eh. Pag close pa rin sila, parang merong say kasi kinikip nilang safe pa rin yung person na yun as a friend. Tama. Parang tama din yun. Sila. Meron din kasi mag-ex na naging best friends after, di ba? Iba-ibang situation eh. Ah, meron. Oo. Pero iba yung tingin mo, Wise. Para may gusto ko sabihin. Hindi, kasi lang. Kasi, akala ko kasi, kapag yung naging ex mo na, hindi na kayo pwedeng maging magkaibigan. Acquaintance pwede pa. Pero pag magkaibigan, parang sa paniniwala ko lang naman. Alam mo, parang di na. Sa akin parang pwede rin. Diba? Kasi sabi nila, pag naging friends pa rin daw yung mag-ex, may something pa rin. Parang gano'n. Either may something or wala talagang naramdaman in the first place. Actually, for example, diba, meron ngang nag-build ng family, nagpakasal, tapos naghiwalay. Pero para sa kanilang mga anak, trinay nilang maging magkaibigan. Diba may mga ganong situation? Meron. Tapos magkaibigan sila.
Nung una para lang actually, sa mga nung una para lang sa mga anak, pero after a while naging mag-best friends sila. Ay, totoo 'yan, diba? Kasi nung nagpunta ako sa US, may may kaibigan ako doon na hindi na sila ng ano niya, ng asawa niya, pero magkaibigan sila. Tapos meron din silang bonding every Sunday. Yes. For the family. At yung iba pa nga, nakahanap na ng kanilang ibang partners. Pero correct, magkaibigan sila. Depende talaga sa sitwasyon. Depende. Oo, in short. Ano? Go! In short. It's about the maturity lang of the first song. Oh. Then, in short, after a heartbreak, ay makakakita rin tayo ng liwanag at magiging masaya. Totoo yan. Uy, excited yung mga gandong kwentuhan. Mamaya, magkakaroon tayo ng ganitong. Sige, sige. Sigurado sige, ako. Don't talk to me. Oy, ito pa. Ano yan? Oh, ano yan? Kuya Wise. Oy, sa tawag ng tanghalan year 7 naman ay isang panalo na lang ang kailangan ng ating defending champion mula sa Visayas na si Bernard Agisanda upang makapasok sa ating semifinals at makuha kaya niya ang inaasam na tagumpay. Naku, abangan natin yan maya-maya. Exciting. Oh, alam mo, yung TNT, no, lagi pasabog. Actually, diba? Nakita ko yung mga outfit ka din. Pa-spark. Akala ko nga isa ka rin sa contenders ngayon. Hindi! Diba? Ganda ko mamaya sa... Stop. Wait, speaking of outfit, nung kayo ba nung sumalang kayo sa tawag ng tanghalan, kayo ba namimili ng outfit nyo or may binibigay silang outfit? Oh my God! So, alam mo, isa sa pinaka-pinagmamalaki ko yan sa TNT, ano, Wise, kasi nung sumali kami na rin, abad, parang akala namin grand finals na. Fashion party talaga yun. Seryoso? Kailangan piliin namin na maayos yung damit namin kasi yun ang magdadala ng kanta. Kasi hindi mo alam kung first or last salang mo na yun. Tama! Sa bagay din naman. Yes, pero ito na nga ba para sa ating mga single na madlang people, ha? G, ka ba? Nakiligin muli. If yes, ito na ang sign mo para sumali sa ating US Kilig segment sa tanghali na open to all genders, male, female, and all members of the LGBTQIA+ community and also must be 18 years old and above. For more details, i-contact na ang aming staff sa numerong 0939-431-3711. Uy, ayan. Masaya yan, ha? Uy, diba? Abangan natin kung sino yung mga sasalang mamaya. Oo, especially for you. Nasilip natin kanina alam yung mo, mga maghahanap ng ano. Ramdam ko yung excitement ni Wise kasi marites yan eh. Secret lang natin yun, Anthony. Tayo-tayo lang yun. Pero okay, excited ako. Baka mamaya may kakilala pala tayo doon. Oh. Yun yung nilook forward natin. Yes. Ha? Sumali ka pala dito. Ay, paano? Paano? Naogawa ko na rin replay na lang. Alam mo, parang napanood ko yan ah. Yung sa commercial mo, parang ganyan na ganyan yung acting mo doon. Uy, congrats. Congrats. Palibre ka naman dyan. Bongga naman nung Lorraine. Sakto-sakto sa'yo, tawag ng tanghalan. Hindi, talak ng talak. Puro ako talak. Pwede, pwede. O, oh, diba? Aha. Pero, eto na nga, ha, mga madlang onliners. Hello. Oo. Eto na. Ayan. Eto na. Tumutok na sa 1621 BC opening performance plus matches round 1. Okay nga, let's magbabalik pa kami dito lamang sa Showtime Online U! Welcome back to Showtime Online U! Kasama nyo pa rin ang singing beshi ninyo. Ano, nakalibutan. Akala nyo sexy babe grande. Singing yun, hindi sexy. Kasama nyo rin ang inyong acapella buddy Anthony Castillo. And your vida heartthrob Wise Estabilio. Yes, yeah, shoutout muna sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa Showtime. Sa Kapamilya Online Live, meron tayong nth number of live viewers. Ayan, for a total of 53,000 live viewers. Hello po sa inyong lahat. At mag-subscribe na sa aming mga official pages na at It's Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 million, sa ating Facebook na Road to 18 million at sa TikTok na Road to 4 million naman. Yes! Yeah. Ito na nga mag-tweet, mag-comment, mag-react na. Gamitin ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime Kwentong Exciting. Aha, ito para sa lahat ng mga sawi. Gusto niyo bang kiligin muli? Sumali na sa newest segment, kilig segment sa tanghali. Open to all genders, male, female, and all members of the LGBTQIA+ community. And also must be 18 years old and above. And above, ayan, period pala yun. For more details, i-contact na ang aming staff sa numerong 0939-431-3711. Ayan. And of course nga, ayan, meron na nanalo sa Mechus. Mamaya maglalaro siya sa jackpot round natin. Naku, galingan mo ate, galingan mo. Galingan mo ate. Kasi ang dami na nakakuha 100,000. Mali mo, isa na siya sa mga mag-uha 100,000, di ba? Pero, pinahangan nila tayo kanina sa kanilang napakalupit na opening performance at ngayon naman ay makakasama natin sila upang makipagtsikahan dito sa Showtime Online U. Please welcome JM, JC, Pan, Win, Mix, and DJ The 1621 BC! Woohoo! Ang kukulay! Oh, greet nyo muna ang mga madlang onliners!
Hello, Madlang Guardians! I am JM. Hello, Madlang Guardians! I am Mix. What's up, Madlang Guardians? I am Pan. Yeah! Hello, Guardians! I'm JC. What's up, Madlang people? I'm DJ. What's up, Madlang Onliners? I am Win. And we are 1621 BC! Woo-hoo! Yes! Welcome, welcome, guys! Yeah. So, Showtime Online, you... Sobrang makukulay naman sila, di ba? Oh, super. Oh, super. Ang sarap sa ang sarap makita sa mata talaga. Totoo. Makita sa mata. Totoo. Alam mo, pwede ba sa ilo? Pero ayan, kamusta naman ang pakiramdam ng mga kabisita at first time na makapag-perform sa It's Showtime? Sobrang ano po, grateful lang na nandito po kami ngayon sa Showtime kasi dati dream naman po lahat ng mga performers na mag ano po dito na mag-perform po dito sa Showtime stage kasi ano po sobrang icon po nung mga host po natin and sobrang dami pong nanonood. So ayun po, sobrang happy po kami nung pagpasok namin ng daming mga nagchi-cheer po sa amin and ayun. Yes. May guardians kanina. Yes, and nagulat po ako, nandun po yung mother ko po kanina. Wow! Surprise ka niya. Wow! Sa kanya din po. So, naiyak ba kayo? Supportive na parents. Oo, love it. Ano yun? Hindi sila nagsabi. Oh, oh. Surprise daw yun. Pag sinabi nila, hindi na yun surprise. Totoo. Uy, nakaka-touch kaya pag surprise, di ba? Hindi mo in-expect yun eh. Oh, pero, congratulations sa inyong bagong single na pinamanggatang Laruan, di ba? Thank you so much po. Thank you so much. Congrats. Kwentuhan nyo naman kami tungkol saan ba itong song na to and what's the inspiration behind this. Ayan, kahit sino. Ay, bubali yung Laruan po is composed by Sir Alas po, Understar pa po siya. And yung song po is about love. Kung paano ka po mag-commit sa isang tao, ganun. Kailangan po kasi, like, handa ka po bago ka pumasok sa relationship. Ayun po, hindi po yung paglalaro-laruan mo lang po yung pag-ibig. May hugot yung song nila. And para sa amin po, nung una po namin napakinggan, very eye-opener po siya. Mm-hmm. Kasi most of us doesn't really know how to handle a serious relationship. Yes. Or have been into relationship. Totoo. So, swak po talaga siya para sa mga kabataan ngayon na seryosohin talaga yung love. Totoo. No, habang bata pa, turuan na natin magmahal ng seryoso. Pero sila wise, no? Lorraine, mga bata pa sila. Ano ngayon? Gusto ko lang tanungin kung... Sinasabi mo, matanda na kami ni Lorraine. Wala ako sinabi ganun. Okay. Defensive ka. Pero, kayo ba, may na-experience kayong ganyan? Pinaglaruan kayo? Meron po dati. Mga 3 years ago po. Pero mga college life lang po. High school. Family love. Wala daw siya. Wala, JC. No girlfriend since birth ka, JC? No girlfriend since birth? Yes po, strict po kasi magulang. Maniwala na lang po talaga tayo. Kasi kwento daw ni JC yun. Kwento niya po yun eh. Pero ito guys, tanong lang namin, bakit 1621 BC ang pangalan ng grupo ninyo? Tsaka paano ba kayo nabuo? Yung first question po to answer that, yung 1621 po kasi angel number po siya, angel number. And napagkataon po na 16 to 21 years old po kami ngayon, pagpasok namin. Pwede mo malaman sino yung bunso sa inyo? This one, si DJ. 16 DJ. Years old. Sinong panganay? Ako po yung panganay. 20 na kamatanda. Okay. So, paano kayo? Gusto yung pinakamatanda. Alam nyo, maghinahinay kayo sa pinakamatanda. Sorry po. Medyo papaganan. Ay! Oo. Pero ano, paano kayo nabuo? Saan ba kayo nang galing talaga? We all came from a show called Dribik. It was ABS-CBN. Yes. Tapos after, may isang management which is yung PPL Entertainment. And ito po kami yan. Wow, 1621 BC. Thank you po. Thank you. Nagbunga ang kanilang dream maker. Naman. Tama. Pero ito naman, ang name ng fandom nyo ay Guardians. Bakit ito yung pangalan nila? Kasi Guardian Angel. Yes. Ay! Yes. Sorry, next question naman. Ang ganda po doon. Next question naman. Ang ganda po doon. O kunyari, hindi yun sagot ni Lorraine. O kunyari, hindi ko nasabi. Sige, secret member po kasi namin siya. Nakaping siya na po. Actually, eterno kayo ng mga pa. Sorry. Iba'y pagkaintindi ko, akala ko may secret member sila na Angel. Ayun po, Angels po kasi kami, di ba messengers po kami ng kanta namin. So, tinatawag po namin yung fans namin na Guardians. Ang galing, ang galing. Palakpakan. Correct. 1, 2, 3, 4. Pero kayong lahat ay nagsimula sa Dreammaker, yun nga sabi nyo kanina. Ano ba yung mga lesson na natutunan ninyo sa pagsali sa Dreammaker na dala-dala ninyo hanggang ngayon? Siguro yung work ethics po ng mga Koreans and mag-surrender ng phone paggabi and yung patience na inintay. Yun po, tinuturo nila sa amin yung about values sa dancing, sa singing. Dahil po namin natutunan. Nadala po namin hanggang nandito na po kami ngayon.
Pagdisiplina po sa pagkain, lahat po sa diet. Oh, totoo oh, din yan. Matulog ng umaga. Patingin sila sa akin, oh. Ang hirap nito. Oh, ikaw naman masyado ka naman tumatanggi. Oh, si Percy Wise, ha? Badisiplina sa pagkain. Oh, hindi kailangan yan sa ating mga artist kasi talaga disiplina sa trabaho. Yes. Sa pangangatawan yes, para, oh, para sa longevity ng ating ano. Kasama yun. Yes. Tama. Oh. Super, super happy for you guys. Galing so ang galing niyo. Congratulations. So we're happy to have you here. Pero eto na, baka meron kayong gusto i-shout out, i-promote, or pasalamatan. Let's go. Hi guys, we would like to invite all of you to stream our newest single laruan under Star Pop PH, out now on all digital streaming platforms. Yun po. Yes. And nasa YouTube channel na rin po yan ng ABS-CBN Star Music. Makikita nyo po doon yung music video po na laruan po namin. So please do stream it also po. Thank and, you! And also don't forget to follow us po on our social media accounts sa X, sa FB, sa Instagram and TikTok at 1621BC_. Yeah! Once again, congrats! 1621! Congratulations! At syempre, i-follow po natin sila mga madlang people. Pero ito na nga, Mechus jackpot round na. Kaya manood tayo ng It's Showtime Live. Huwag kayong aalis. Magbabalik kami dito lamang sa Showtime Online U! Welcome back to Showtime Online U! Kasama niyo pa rin ang singing beshi, Lorraine Galvez. Siyempre, dito pa rin yung acapella buddy, Anthony Castillo. And your be the heartthrob, Wise Estabilio. Nako, hello muna sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa Showtime, sa Kapamilya Online Live, 68,000 live viewers, Showtime Online U Live, 26,000 live viewers. It's Showtime Facebook, 7,400 live viewers. Meron tayong 100,000 live viewers. Hello! Hey! Hello! At mag-subscribe na sa aming official pages na at It's Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 million, sa ating Facebook na Road to 18 million, at sa ating TikTok na Road to 4 million. Yes, i-follow na po yan. At syempre, mag-tweet, mag-comment, mag-react na. Gabitin na ating official hashtag for today na hashtag Showtime, kwentong exciting. Aha, at para naman. At para naman sa lahat na mga sawi, gusto niyo ibang kiligin muli? Sumali sa ating newest segment, ha? Sa tanghali, open to all genders, male, female, and all members of the LGBTQIA community, and also must be 18 years old and above. And for more details, i-contact na ang aming staff sa numerong 0939-431-3711. Correct. Yan. And congratulations nga sa ating winner kanina sa Mechus medyo tawag nito, hindi ganun kalaki ang napadalo natin. Pero for sure, okay lang yun. Kasi okay, malaking tulong na rin yun kahit papaano pang gasto sa araw-araw. Yeah, pang grocery na rin yun, ha? 2,000. Tama. Diba? Oo, totoo yan. At saka diba minsan yung mga sumasali doon, mapasok sila dito na walang dala. Tapos uuwi sila na may dala. Yeah. So, diba? At saka yung makapasyal ka sa Showtime, makapanood, happy na rin yun. Aside from the prize, diba? The experience. Yeah. Tama. Oh. And speaking of nanood ng Showtime, natry nyo na ba dating manood ng Showtime as audience, yung hindi pa kayo part ng Showtime. Oo, oo. Tapos matagal na yun, panahon na yun. Anong taong ba yun? 2012 19. Pa yata. Grabe, wala pa Showtime. Uwi. Tapos nalo pa ako ng 10,000 pesos. Anong segment to? Parang ano, parang usapan nun yung parang Madam Bertud ni Ate Vice. Oh. Tapos namimili sila sa audience. Tapos yun, nakita ako ni Kuya Teddy, tapos sabi niya, oh, sample naman ng Madam Bertud dyan. Ito yung parang sinimo to. Ano, yeah. Acting-actingan yun. Ikaw, Lorraine. Sa akin, nakatry ako manood nung ano, as audience, nung sumali yung kapatid ko ng tawag ng tanghalan, kids. Ooh. 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 Nandun kami sa gilid, may hawak-hawak kaming bond paper. Oh, little did I know, sasali din pala ako ng tawag ng tanghalan. Oh. For the support na walang yes, ikaw, ate. Ikaw, Anthony. Ako, hindi pa ako nakapanood ng as audience kasi yung first ko sa Showtime dati parang guesting yun with my group. Mayabang, tara na nga. Pero, nakapag-field trip kami. Ay! Nung college. Tama. Na tinour kami sa studio ng ABS. Kasi, yung studio tours pa nung tawag na yun. Oo, kasi mascom ako, diba? So, tinour kami sa news, meron din dito, ganyan. Kumusta yung experience nun? Masaya, kasi syempre na-amaze ka. Nung una, sabi ko, ha, ito pala yun. Parang sa personal, maliit pala siya. Pero sa TV, ang laki-laki. Ganun. May daya talaga ang camera. Yes. Kasi naman, taga-Baguio ka noon. Oo. Kaya malayo talaga. At saka syempre, bilang taga-Baguio ka, excited. Ka, pupunta kami sa ABS. Ganyan. Field trip namin. Ganun. Ikaw ba na-try mo yung studio tours din ng ABS-CBN? Hindi kasi nursing student ako eh. Hoy, ako hindi na naman ako, hindi na naman ako masko, pero nag-studio tours kami dito. Kasi nagbayad. Oh, ikaw, wala. Hindi mo na-try. Hindi ko pa na-try. Kasi yun nga, yung first time ko talaga makapunta dito, yung nagtawag na tanghalan yung kapatid ko. Yun na yun. Hindi, first time ko sa ABS, The Voice
teens ako. Mm. Ano ba talaga? Hindi ko na alam kung ano yung ito na rin ako eh. Alam ano mo, i-dance step mo na yan. Tama, stop. Don't stop me. Oh. Pero ang dami-daming fond memories ito sa ABS-CBN. Oo naman. Institusyon ng ABS-CBN. Alam mo, sa Wali pa lang ABS-CBN. Ano yun? Sa Wali pa lang. Ano yung sa Wali? Alam, hindi nyo alam yung sa Wali. Alam, isa po. Ah, Kubo! Kubo. Yung wall ng ABS-CBN sa Wali pala. Alam mo sa probinsya, di ba? Yung sasabitan mo pa yun ng kalendaryo, yung picture frame, mga ganyan. Okay, okay. Alam ko na. Diba itong mga to? Perfect. Sorry ha, lumang tao kasi ako. Makatawa si Anthony, magkaedad lang naman kami. O, hindi ha. Gusto mo yung... O, hindi ha. Sige na nga. Okay. Ang dami natin dalal, pero eto na. Kasi I'm sure marami excited dito, ha? Tumutok na kayo sa Especially For You. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa po kami dito lamang. Showtime Online U! You're still tuned in sa programang Puso ang pag-uusapan sa tanghalian. This is exclusively, especially for you. So you pala yun. Magbasa. Kasama niyo pa rin ang singing Beshie, Lorraine Galvez. Dito pa rin yung akapella buddy, Anthony Castillo. And your Be The Heartthrob, Wise Estabilio. At syempre, bago lahat, binabati namin ang nakatutok ngayon na ating mga madlang onliners sa Kapamilya Online Live. Meron tayong 106,000 live viewers. Showtime Online U Live, 45,000 live viewers. It's Showtime Facebook, 18,000. Hello sa ating 169,000 live viewers. Yan, and madlang onliners, ngayong araw nga ay isang kwentong sawi mula sa dalawang puso na naman ang ating natunghayan. Kaya naman sumama na sa aming usapan ngayong araw. Pumunta lang sa joinnow.ph/itsshowtime or scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen at ipaalam sa amin kung ito ang tanong ha. Sasamahan mo pa bang manood ang ex mo sa isang concert na matagal nyo nang pinagplanuhan bago kayo maghiwalay? Yes or no? O yun. Yun yes, ang... yes, no, no, yes or no. Siyempre, yes. Lahat sila sasagot niyan. So tayo, unahin na natin kung ano yung sarili. Okay, sige. Ikaw wise. Ako hindi na. Hindi. Ba't pa ako, kahit nabayad na yun, siyempre hindi na ako mag-aaksaya ng, ano, ng oras. In pain ka nung time na yun pagkatapos sasamahan mo pa yung taong... nakasakit sa'yo, nakadagdag sa pain mo para magsaya. Paano? Paano kung idolo mo talaga yung magkoconcert? Ay, manunood na lang ako mag-isa. Oh, pero hindi ka tatabi sa kanya. Hindi ako tatabi sa kanya. Maghahanap ka ng empty seat. Ha? Maghahanap ka ng empty seat. Or ano, wag na lang pumunta. Mag-ano na lang ako, mag-chill na lang with friends. Oh, note ka rin sa TikTok yung mga nirepost. Note na lang ako sa video. Ganun na lang. Ikaw, Lorraine. Ako, ipapatanong ko sa kaibigan ko kung pupunta ba yun. Ay? Kasi mali mo walang pumunta. Di sana sayang lang. Ako na lang sana pumunta. Tama din yan. May point. Sayang yun lang ticket. Yun. O kaya kung ibebenta na lang ang ticket. Para kumita ka pa. Anthony, ikaw. Ako, ano, siguro manunod ako pero maghanap ako ng ibang, ano, upuan. Ah, kala ko kasama. Pwede. Oh. O kasi pag nangyayari yan sa concert, diba? Pagka hindi naupuan yung seat na yun. Kasi mayroong mga wibili ng ticket pero hindi nila tinutuloy manood. O di doon ka umupo sa ano, empty seats. Yes, diba? Pwede din naman. Magandang puntos yun. Pero ito yes. Na nga ha, time ang reason ng hiwalayan ng mag-ex today. Dahil naging busy si Guy sa pagiging student leader. So etong tanong natin, kasalanan ba ni Guy na may priorities siyang iba? Kaya siya ang reason ng breakup, palagay nyo. Ayan. Ikaw, Lorraine. Ako kasi, as a career first girl, oh, wow. For me, hindi naman, ano, kung matured naman yung naging breakup nila, hindi naman siguro siya, ano, malaking burden masyado. Kasi alam, maintindihan mo naman yun kung ikaw yung dumpy. Dapat maintindihan natin yun kung tayo yun yung iniiwan for career. Kasi minsan, mas aangat naman yung person para sa career. So, why won't we? Hindi, alam mo, dyan din tumapasok kasi yung supporta mo sa partner okay. Mo, di ba? Kung alam mo naman na yung ginagawa ng partner mo ay para sa future ninyong dalawa or including other factors din, paano kayong partner mo, meron din siyang ibang sinusupport, di ba? Mm-hmm. So, feeling ko dapat communication. Communication na... aside from understanding na magiging busy siya sa work niya or sa school niya, dapat i-communicate nyo rin sa isa't isa na kung ano na busy ka. Busy yes. Ka na naiintindihan ba ng partner mo na busy ka? Naiintindihan niya ba kung para saan yung pinagkakabisihan mo? Ganon. Kasi okay. Minsan, feeling ko yung lacking dyan is kung hinayaan na lang ng partner mo na basta busy ako ha, bahala ka na dyan. Yung yeah. Ganon. Well, para sa akin naman kasi, hindi niya kasalanan na meron siyang ibang priorities. Yes. Kasi lahat tayo may mga bagay na gustong magawa sa buhay, may mga bagay na gustong ma-accomplish. Yes. Siguro nagkulang lang kung paano mo ba
i-ranking yung priorities mo, i-manage yung time na meron ka. Mm-mm. Kasi kahit na gaano karami yung priorities mo, andayin mong ginagawa, kung meron ka naman talagang time dun sa taong mahal mo, magbibigay ka talaga ng time. Totoo din. Para sa kanya. It's all about time management. Yes. For me. Kasi nga sabi nila, kung gusto, may paraan. Tama yun. So, ibig sabihin, kung okay lang na mag-prioritize ka, pero kung wala ka ng time or hindi mo na gustong bigyan ng time, kahit konti, di ba, isisigit mo naman yan eh, di ba? Yes. Talagang dapat talaga hanapan mo rin ng time na maisingit yun. And kailangan talaga yung communication. Importante yes. yun kasi nung nag-uusap kayo na ano na magkarelasyon. Uh-huh. Kasi wala namang hindi naaayos na hindi na pag-uusapan ng totoo. Mabuti. And para sa akin, importante din yung growth ng bawat isa sa inyo. Kasi, kumbaga, dapat hindi lang isa sa inyo yung, kumbaga, hindi lang dapat yung isa sa inyo yung umaangat. Dapat nagtutulungan kayo eh. So, I think yung time, yung pagka-busy, yung pagka-busy sa kung ano man, sa work or anything else, dapat ano sinusuportahan niyo yun kasi kung yun ang ikakaangat ng partner mo, 'di ba? Tapos ikaw bilang in return, ganun din, suportahan mo rin siya so kung ano yung para sa kanya. Yeah. Tama, kung ayaw mo siyang mag-grow mag-isa, edi samahan mo siyang mag-grow. Sabay kayo, 'di ba? Yes. Oo, iangat mo rin sarili mo, kailangan sabay kayo, ganun. Yeah. Kung ayaw mo baka feeling mo mali-left out ka kasi pa-prioritize na yung career mo. Why not ikaw din, 'di ba? Yes. Kaya naman. Huwag kayong maging toxic doon sa sariling relasyon na meron kayo. Totoo. Dapat parehas kayong nagfo-flourish. Totoo. At spell. Flourish. Hindi, at saka, diba kasi sa mundo natin, parang nakakapagod, diba? Nakakapagod na nga maging busy. So, dapat, ang nilulook forward mo is, dapat pagdating mo sa partner mo, dapat kayo, ma-feel nyo yung peace sa isa't isa, na parang yung isa-isa ang maging pahinga ninyo. After all the pagod. Yan, totoo yan. And, hindi, feeling ko din naman, kasi, madalas kasi ang nangyayari, lagi na lang tayong intindi ng intindi. Pero sana intindihin din naman tayo sa mga yes. bagay na gusto natin. Kasi ang love, ang pagpasok sa isang relationship, it's a commitment. Mm. And give and take yes. situation yon. Yes. Hindi pwedeng ikaw lang yung iintindi or ikaw lang yung iintindihin. Totoo. Kailangan kayong dalawa ay mutual. Yes. Parang super duper nadaraman nyo naman ng mga ano natin. Uy. Ang dami nyo nasasabi. Ako totoo, observe lang ako dito. Oo, yung give and take. At siguro at lahat tayo mayroong mga pagkukulang. Pero that's the time na isipan natin paano tayo babawi sa ibang bagay. Kung hindi man tayo nakabawi sa ganitong bagay, isipan natin kung paano tayo makakabawi kahit sa ibang bagay na. Hindi ba? Lalo meron tayong tinatawag na mga love language. May receiving at saka giving tayo. Yes. Alamin natin yung receiving and giving nung ano, nung mga joiners. Hindi, alamin natin kung ano yung love language nila. Yun yes. pala yun. Yun. Sila din, dapat alamin din nila yung love tama. Language tama, o kasi natin. Minsan, dun lang pala sila nagkakatalo, nagkakahiwalayan sila. Hindi dahil ang dami nilang ipinag-away, kundi hindi nila alam yung love language ng isa't isa. Totoo yan. Kasi kunwari, ang love language ko ay hindi mo na ibibigay, ibig sabihin, hindi ko na-feel na love mo ako. Kaya importante din na alam ko kung ano yung alam ng bawat isa kung saan nila na-feel loved sila. Ayun. Tama. Diba? Kasi meron din yung iba, physical touch naman yung love totoo. Language. Bakit ang clingy-clingy mo? Ayaw. At saka, yung sinasabi ko kanina, kung hindi ka makabawi sa ganito, try mo sa ibang bagay. Kung kumare, ito, usapang time, diba? Kung nagkulang ka sa time, o di, maghanap ka ng ibang ways para makabawi. Pwede. Diba? Pwede yun, yes. yes. Pero speaking of time, ha, malaking reason ba ang kakulangan ng oras para maghiwalay ang couple? Mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, I think it's a no. Kasi talaga namang hindi lang para sa isang person yung oras mo eh. Marami ka pang gagawin sa isang buong araw, hindi lang lahat nasa kanya lang yung oras. So, bakit mo gagawing reason yun na dahil di lang kayo nagsama ng buong araw, iiwalayan mo na? Hindi pwede yes. yun. Na araw-araw tayong lahat, may mga ginagawa tayo, kailangan rin natin i-prioritize, bigyan ng oras sarili natin. Oo diba? Naman. So, for me, no. Don't talk to me. Bila sumaya. Pero alam mo, ikaw, Anthony. Medyo naalala ko lang yung sinabi ni Meme Vice about this before. Medyo connected siya. Kasi sabi niya parang, di ba, nabanggit niya before na sila ni Ayon, hindi sila laging magkasama. May mga times si Meme Vice with her barkada na wala si Ayon. Parang importante din yun, di ba, sa relationship na hindi kayo palaging magkasama, na bibigyan mo siya ng time for himself and with his friends, na ikaw din, sa'yo din, parang ganon. Para minsan na i-treasure din natin, na cherish natin yung time natin na tayong dalawa lang. Kumbaga, nagpapamiss din kayo paminsan-minsan. Tama. Yung ganon. Medyo kasi kapag palagi kayong magkasama,
yun yung umay factor. Totoo. Anything na sobra kasi talaga, yes, masama. Yes. Well, kung ako naman, time, kung rason ba, malaking rason ba yung time ng paghihiwalay ng couple, I think hindi. Kasi bakit yung mag-asawa naman, magkasama na nga sa bahay. Naghihiwalay. May mga, naghihiwalay pa rin sa ibang dahilan. Totoo. Diba? So I think hindi talaga factor yung, hindi malaking factor yung time para maghiwalay yung couple. How about let's couple. Put it this way? Dapat quality time. Quality time. Perfect kasi yung quality pwede time. Pwede namang marami kayong time with each other, pero hindi siya quality. Quality time. Magkasama kayo sa bahay, pero nag-cellphone lang kayo. Tama, hindi nagpapansin. Nag-aaway lang kayo. Diba? So dapat, yun siguro, i-look forward natin na magkaroon tayo ng quality time. Kung ano yung natitirang time na, or kung ano yung natitirang time na isingit natin sa busy natin na schedule. Yes. True. So, sige Lorraine. Di, kasi yes, may napanood din ako sa TikTok na gano'n, na parang lagi nga kayong magkasama, pero hindi naman pala sila nagkakakonnect. Mm-mm. Walang connection or anything. Nandyan ka, nandito ako, pero wala. Walang nangyayari. So, di ba? Hindi talaga oras ang rason. Yeah. And I think for me, it's all about love, understanding, honesty, and commitment. Tama. And ganda. Performance. Performance. Kasi performance na rin ang susunod, wow, na sa taong natanghalan, di ba? Tignan natin kung anong relationship nila with the Jurado sa Showtime Live, ha? Tignan na natin kasi kami dito magpo-podcast muna kami. Huwag kayong aalis. Babalik kami dito lamang sa Showtime Online You! Especially So You. Correct. Welcome back to Showtime Online You! Kasama niyo pa rin ang singing beshi, Lorraine Galvez. And dito pa rin yung acapella buddy, Anthony Castillo. And your bida heartthrob, Wise Estabilio. Shoutout po sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa Showtime, sa Kapamilya Online Live, 89,000 live viewers. Sa Showtime Online You Live, 34,000 live viewers. It's Showtime Facebook, 14,000 live viewers. Hello sa ating more than 100,000 live viewers. Hello sa inyong lahat at mag-subscribe na sa aming mga official pages na at It's Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 million po yan. Yeah. Sabi kanina sa sa Twitter, umabot daw ng 150,000 live viewers na. Wow! Salamat po sa inyo. So happy. Pero syempre, i-follow nyo rin ang ating Facebook page na Road to 18 million and sa TikTok page na Road to 4 million. Huwag nyo rin kalimutan mag-tweet, comment, and react using our official hashtag for today na hashtag Showtime Kwentong X. Exciting! Hoy, gusto ko yung exciting! Ganaan! Hindi ko nasabi! Paano? Exciting! Kayo naman! And Showtime Onliners, humanda na dahil ang Team Showtime ay magkakaroon ng auditions sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa pinaka-intense na singing competition sa bansa, ang tawag ng tanghalan, Year 7. Yeah. Yes, kaya naman magpunta na sa December 11 sa Convention Center Capitol, Pili, Camarines Sur, December 12 Pacific Mall, Legazpi, and December 13 sa Sorsogon. Ito ay open to all singers from 16 to 59 years old. At paalala lang na maganda ng isang Tagalog at isang English song kapag pupunta sa audition venue. Let your diba? Yes, go mag-audition na kayo. Kaya naman, let your shirts tell the most beautiful story of Christmas. Grab the official hashtag ABS-CBN Christmas ID 2023 shirts today para matchy-matchy ngayong Pasko. Pre-order your shirts na, kapamilya. Pwede kayong umorder sa Lazada. Just search shirts and prints underscore 1207 sa Shopee. Shirts and prints 1207 sa TikTok and Facebook. Sa Facebook naman ay shirts and prints PH. Ayan, pwede nyo rin i-click ang link para makita nyo sa pinned comment. Let's go! Yes, order na kayo. Uy, naka-order na ako niyan. Order talaga! Actually, hindi ka naka-order. Binigyan ka nila. Sana kami rin. Kami rin po, sige na. Aba, may nagpaparinig dito. Pero ito pa, madlang people. Single ka ba? G ka bang kiligin muli? If yes, ito na ang sign mo para sumali sa ating newest kilig segment sa tanghali. Open to all genders, male, female, and all members of the LGBTQIA+ community, and also must be 18 years old and above. For more details, i-contact na ang aming staff sa numerong 0939-431-3711. Yo! What's wrong with being marupok? Naku, watch out for ABS-CBN and VU's collaboration as they bring you the hashtag VU original adaptation What's Wrong with Secretary Kim, to be produced by Dreamscape Entertainment, the highly anticipated rom-com series starring Kim Chiu and Paolo Avellino
this coming 2024. Correct! Super exciting. At ito pa, exciting pa nga. The beloved Barkadahan from the 2000s is back on stage. Handog ng ABS-CBN Star Magic Teatro Kapamilya at PETA ang isang Gen Z revival ng isa sa pinaka-iconic na Kapamilya TV series noong 2000s. Ito ang Tabing Ilog the Musical, showing hanggang December 17 sa PETA Theater Center. Get your tickets via ktx.ph. Aha, oy, ito pa. Everybody listen, dahil kung bet mo ang makabanding si Mimi Vice sa singing party at manalo ng higit pa sa 2 million pesos, maging bahagi na ng 100 song bayanan. Ang hanap namin ay magbabalot, cancer survivors, lawyers and law students, airport and seaport employees, divisoria stall sellers, animal caretakers, and trainers. Mag-message lang sa facebook.com/everybodysingph dahil everybody wins sa Everybody Sing. Woohoo! Yes, and get ready for a night full of surprises from our Bida Heartthrob Wise Estabillo. Uy! As he celebrates his 4th year anniversary in the industry. Oh, diba? Yeah. Live na live yan sa Valenzuela City this Saturday, December 9. Kaya naman, kita kids. Wow, laman si Wise naman. Uy, grabe naman talaga dyan. Mag-promote na tayo ng mga ganap sa atin. Anthony, let's go. Uy, ako po ha. This Thursday na, C is for Christmas. Ryan Kayabiab and the Ryan Kayabiab Singers sa The Music Museum Green Hills. Correct. Habol na, may tickets pa, okay? Kamahan ako naman at officially Lorraine sa lahat ng social media accounts. Si follow nyo po at enjoy your coffee PH din para sa mga kape-kape dyan. Yeah. So, yeah. Oh,